At sa puntong ito, kaugnay po ng update sa ating panahon, makakausap po natin sa linyang telepono si Ginoong Nathaniel Cruz, si Mang Tani, GMA resident meteorologist. Mang Tani, magandang hapon po. Jiggy, good afternoon. Apo, dito po una sa Bagyong Egay, ano po ang i-expect ng mga kababayan natin at dito sa Bagyong Chanhom o Falcon, ano po ang data na hawak niyo sa ngayon? Sige, pakiano mo nga, mahina ang dating mo. Apo, ulitin ko lang po, Mang Tani, dito po sa Bagyong Egay, ano po yung na-expect pa ng ating mga kababayan dahil lang ang report sa palisa po ito ng PAR, pero meron namang Chanhom o Falcon. Ano po ang data na hawak po ninyo sa ngayon, Mang Tani? Sa ngayon, Jiggy, itong si Egay, dahil mabagal ang kilos nito, kaya inaasahan natin na sa mga susunod pang araw, ngayon ay araw ng Lunes, posibleng Huwebes pa ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. At sa ganyang bagal na pagkilos na yan na Jiggy, patuloy nitong hahatakin yung hangin na bagat. Kaya asahan pa rin natin yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dyan sa may northern Luzon. Pero isa sa mga inaasahan natin ay pagting ng Miyerkules o kaya ay Martes ng gabi, na yung isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, Jiggy, na ang international name ay Chanhom, posibleng pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya mataas ang tsansa na dalawang bagyo ang nasa loob ng PR sa Miyerkules, araw ng Miyerkules, Jiggy. Apo. Mang Tani, kung sakasakali papasok po ito ng PAR, saang area po expected, kung ito po may data na ba, kung posible po ito pag-landfall? Sa ngayon, Jiggy, base sa datos ng The Weather Company, mababa ang tsansa na tumama sa kalupaan itong si Chanhom, pero tatawagin na rin natin itong Falcon. Ang magiging role nitong si Falcon, hindi nga siya direktang tatama sa alinmang panig ng ating bansa, pero dahil sa kanyang lakas. Siya nga pala, ito ay posibleng isa ng malakas na bagyo pag pumasok sa PAR. Kaya may kakayahan na itong palakasin pang lalo yung hanging habagat na sa ngayon ay ito lamang si Tropical Storm Egay ang nagpapalakas. Kaya pag yan ay nandito na sa PAR, itong si Chanhom, ay asahan mo na lalong lalakas ang hanging habagat na siya namang magbibigay lalo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na ang ilang bahagi ng Visayas, Jiggy. Apo, at karaniwan pagka ganitong may forecast po ng bagyo, isa sa mga pangunahing kinakabahan yung mga taga-Eastern Visayas. May nakikita ho ba kayong data na maaring doon din sa area nila? Ano po ang nakikita niyo sa ngayon, Mang Tani? Sa ngayon, Jiggy, sa mga ganitong panahon na kung saan habagat ang nakaka-apekto sa ating bansa, hindi naman sa sinasabi nating ipagwalang bahala ng mga taga-Eastern Visayas, pero sa ngayon kasi, yung hanging habagat ang siyang magbibigay ng pag-ulan, hindi sa Eastern Visayas, kung hindi dyan sa may Western, yung Panay Island, hanggang dyan sa may Central Section, yung Cebu Bohol. So dito sa Eastern Visayas sa ngayon ay mahihinang pag-ulan lamang ang pwedeng idulot sa kanila ng pagdaan nitong bagyong si Chanhom at itong bagyong nasa loob ng PAR natin na si Egay. Kaya dapat na maghanda, Jiggy, ay yung mga taga-Luzon, particularly yung Western Section kasama na ang Metro Manila, hanggang dyan sa may Palawan, Mindoro at dyan sa may Western at Central Visayas, Jiggy. Bilang panguli po, Mang Tani, ano pong preparasyon, lalo na yung mga nakatira malapit sa areas na binabaha o di kayo prone sa landslide, ano po ang dapat nilang paghandaan sa ngayon po? Yes, Jiggy, dahil mapapansin mo, halos ilang araw nang nag-uulan at kapag ganyang tuloy-tuloy ang pag-ulan, napakataas ng posibilidad na magkaroon ng landslide at naranasan na nga ng ating mga kapuso dyan sa may Cordillera at ilang bahagi ng bulubundukin ng Cagayan Valley, yung landslide. At habang nagpapatuloy itong mga pag-ulang ito, ay dapat yung mga landslide prone areas, flood prone areas ng Luzon, yan pong kabundukan ng Cordillera, Cagayan, hanggang dito sa ilang bahagi ng Central Luzon, dapat yung maging IM ready
At yung pong mga kapatid nating mangingisda, kahit yung bagyo ay papalayo na, itong si Egay, nananatiling delikado pong pumalaot sa lahat ng seaboard ng Luzon. Kaya dapat manatili silang alisto at huwag munang pumalaot dahil malakas po ang alon, hindi lamang dulot ng Egay, kundi yung malakas na hanging habagat, Jiggy. Apo, maraming maraming salamat po sa pagkakataon sa ginoong Nathaniel Cruz, GMA resident meteorologist. Salamat po, Mang Tani.